nararamdaman mo itong plight ng mga IPs natin ngayon, especially in Mindanao. And then, di ba, yung grupo ni Joey Ayala was bagong lumad, no? Mm-mm, then, galing ako kay Joey Ayala. Doon ako nagsimula. The word lumad itself has in previous months or in previous years, na biktima ng red tagging. Oo nga eh. Ano ang damo mo? Ang sa akin parang ano pa Herbie eh, yung paggamit sa mga lumad, sa paggamit sa mga IPs, napakabait, napaka-loving na nature ang mga katutubo. Madaling magtiwala. So, pwede siyang magamit ng both sides. So, ang akin lang parang, ang ganda nga, may mga komunidad na talagang hindi napapasukan ng kahit ano dahil merong mga elders, mga leaders na talagang naka-base sila doon sa kung ano yung kultura at kung ano yung mga anong tawag niyan, yung mga rules na kailangan o na hindi pwedeng pasukin. Yun yung sama ng loob ko dahil nga pwedeng gamitin both sides. Pwede silang, kaya nga ang dami na ngayon, ang ganda pag mas lalong ma-educate pa ang mga kabataan, lalo na mga lumad na kabataan. Masama ang loob ko na hindi mabigyan ng mas magandang paaralan, imbis na yun ang kailangan, kinukuha. Pero ito naman ngayon eh, parang nauso na yung red tag. Lahat ng tumutulong na maayos na red tag. Hindi na natin alam kung ano pang pwede nating gawin. Nakakapanlulo.